is free open source software for video recording and live streaming. Okay? And isasend ko sa inyo mamaya yung ating link or download link para ma-download natin to. So, this is free ha. Wala tayong babayaran. De-download natin and we can use it for free. And again, no, bakit OBS ang gagamitin natin? Because as I said, it's free and open source software. Can also create professional looking videos and this is good for vlogging. If you do vlogging, that's also good, no? And of course, online streaming. Okay. If you do online streaming, you can use this one. I do not know anong ginagamit ng ating division when it comes to yung ating on the spot. Okay. And ito yung goal natin, yung pre-recorded lectures natin. Okay? And of course, a lot more. Marami pa. So this is the OBS environment. Okay? So later, iisa-isahin natin ito ha. Okay, yung part na yan. And so, wala nang ano pa. Let's begin, no? Okay, so this is our OBS. So basically, once you install this one, siyempre i-open mo yan dito. OBS Studio. And yan na. Okay, so where's the download link na sinasabi ko kanina? This one. Ito yon. So, for a while. Show ko lang sa inyo. Okay, where's the download link? Ito yon, obsproject.com. So if you are using Windows, ito ang i-click mo. If you are using Mac, this one. And if you are using Linux, you can also click this one. So click mo lang yan ha. Okay, so let's always remember that this installer, dalawa ang available dito. Meron tayong 32-bit at saka 64-bit. Okay. You know already what does it mean, no? Okay, 64-bit, ibig sabihin yan ng ating operating system. Okay, and yung 32-bit naman, yung old na operating system. Alright, so that's our download link. Okay, so let's begin. Again, if you have question, ha, you can type in our chat box para ma-monitor ko. And then, para ma-clarify natin yung ating mga queries. So this is now our OBS. Okay, this is now the environment of our OBS. Clear po ba sa inyo ang ating screen? Chat lang po. Clear, sir. Okay. Sige. Alright, so this part is what we call the scenes. Okay, ano ba yung scenes na tinatawag? Yung scenes, ibig sabihin, sa isang video lecture kasi na gagawin natin, we can create different scenes, no? You'll appreciate that later, ano ibig sabihin ng... Sir, enough mic mo. Off mic mo, sir. Sorry, sensitive ka yun eh akong kuan, oh, headset. Alright, again, let's go back. Okay, again, meron tayong scene dito, yung scenes natin. So if you wanted to add another scene, you just click the plus sign. And minus naman, that is to remove the scene, no? And yung arrow up and arrow down, that's the sequence. You can rearrange the sequence of your scenes. And sabi ko kanina, yung ating scene, meron siyang sources. So you can add different sources into our scenes. Ano mga pwede natin i-add dito? It could be your camera, your video, of course, your audio, browser, and many more. No, isa-isahin natin yan later on. And of course, we have here our audio mixer, no? Kasi magle-lecture tayo. So basically, kailangan natin ng microphone. And dito natin makikita kung functional ba yung microphone natin o hindi.
So as you can see, as the soundbar is moving, that therefore, ibig sabihin niyan is okay yung ating microphone. And of course, we have here the transitions dito na part, and we have here the controls. So actually, user-friendly naman yung ating OBS. And of course, we have here our preview. No, anything that we do, makikita natin yan dito sa preview. All right. So to start with, okay, let's create muna a profile. Mandaan natin ha. Okay, to start with our video lecture, you need to create a profile. Sir, why we need to create a profile? Yung profile kasi natin, doon natin ilalagay lahat ng settings natin. So, meaning to say, the next time around na o-open ka or mag-create ka ng bago, you just reuse the profile. Then that's it. Pwede mo na siyang gamitin. Okay, let's create a new profile. We'll name this one as OBS lecture, say for example. Then okay. So as you can see in our profile, we are now into OBS lecture. Okay? So as I said kanina, menu ang tawag dito ha. Okay. Again, ulitin ko yung parts. These are menu, preview, scenes, sources, audio mixer, we have the transitions, and we have the controls. Okay, yung controls na yan, isa-isahin natin later on. Alright, so as I said kanina, our scenes, ang scenes natin, pwede tayo mag-create ng maraming scene dyan. Say for example, kakreate tayo ng scene for our camera. So pwede natin ma-rename yan, create. Turn off mic mo. Okay na po. Yes, sir. Okay, okay na, sir. Matandog mo gano'ng kuan. Akong USB sa mic. Okay, sige. Alright, so let's go back here. So again, we can rename this one. Paano? We just right-click, rename, and camera. Say for example. So bakit importante yung naming natin para we can easily identify kung anong scene ang ginagawa natin. So we're talking about camera. So we're going to add camera. So how to add camera in our sources? Just click the add or the plus sign. Then after that, punta tayo sa video capture kasi magka-capture tayo ng video. Then after that, okay. And yung device na yan, kung anong default camera na meron kayo dyan, yun ang gagamitin natin. Then okay. As you can see, sir, wala lagi ni gawas because I am using my camera in our, tawag nito, Google Meet, no? So, i-off ko lang muna yung camera para functional siya. Again, yan. We'll add camera, video capture. Okay. O, yan na yung ating camera. So, as you can see, meron na tayong camera. So, yung device natin, kung anong default na naka-camera ang meron sa ating laptop, so yun ang ating gagamitin. But if you have other external or other device, you can also use that. Just select here, and that's it, no? And of course, we have here the resolution. Ang resolution naman is, as you can see, may camera. Ay, sorry. Let's go back doon. Balik natin sa ating for a while. Limove lang natin, ha? Add. Video capture. Okay. And then, snap camera. Ayan. Sige. So, we have here the resolution. No? Pwede natin ma-customize. As you can see, yung ating
resolution, medyo hindi siya wide. So if you wanted to widen this one, you just select the resolution or yan, custom, and then you choose. Okay, say for example, yung ganito. So it's now wide na yung ating screen. Okay? So ayan. Then, okay. So we have now our camera. So, kasi nga, ang goal natin dito, usually, di ba, nakikita yung mga video lectures, andun sa baba, no? Andyan sa gilid yung teacher sa baba while doing the discussion with his or her presentation. Ayan. And aside from that, what else can we do with this video? Kaya ganyan siya. Pwede rin natin to makrap using Alt, no? Alt. Palakihin ko na lang para makita nyo. Kunyari, gusto mo i-trim ito, you can trim this one. Click mo lang yung Alt. Ay, sorry. Alt, tapos yan. Oh, ganyan. So, medyo maliit na siya. I-point mo lang doon sa mga edges na mayroong mga squares na maliliit. And that is now our camera. Then, put it there. Yan. Okay, so we have now our camera sa gilid. Okay. So, yun siya, ha? But in our case this time, gusto ko i-maximize siya. Naka-maximize lang. Balik ko siya sa original. Ayan. I wanted na naka-maximize lang siya. Ganyan. So, that's our scene number one, our camera. Now, we'll add another one. Okay? Background. Say, for example, background. Okay? Kung background yan, basically, ayan, oh. Yan na, yung scene number one and scene number two. Anong i-add natin dito? We can add image, no? Pwede tayong mag-add ng image. Ay, again, dandahan pala. Sorry. Plus, tapos, image. And then, okay. So, you're going to browse the image that you wanted to. Sir, hindi ko po ma-download ang OBS. Ito po lumalabas. Later na lang po, i-ano natin yan. Kung hindi siya ma-download. This version of OBS Studio is not compatible with your system. Please use 32. Ibig sabihin po yan, ma'am na sir, yung operating system is 32-bit and you are downloading the 64-bit version. So, hindi siya compatible. So, hanapin mo yung 32-bit na version. Later, i-explore natin yan yung 32-bit na yan, ha? Okay. Alright, sige. Again, ang sabi natin kanina, we have the camera and next we're going to add background. So, i-browse natin. We'll look for a sample picture. Say, for example, I will look for a picture here. This one. Open. Okay. Then, stretch mo lang siya. Or pwede rin right-click, tapos transform. Then, sabi dyan, stretch to screen. No? Kung stretch mo siya, yan, buong screen na siya. Sorry, nawawala na naman. Okay. Ayan. Right-click mo lang siya, transform, and then fit to screen or pwede rin stretch to screen, no? Para mabuong screen siya. So, this is our camera and this is our background. Okay. Another one, we're going to add our presentation. So, open muna ako ng slide. I'll say, for example, this one na lang. Ito na lang, no? Alright. So, we'll add another scene. Anong scene natin to? This is our lecture or PowerPoint na lang. Okay, so what we're going to add here? PowerPoint presentation. So add tayo dito. And then, anong tawag doon? We call it as a window capture. Kasi i-capture natin yung window ng PowerPoint. So make sure, bago mo siya ma-capture, dapat naka-maximize yan. Go back here, and then i-click yung scene na PowerPoint, plus tapos window capture. Then after that, you can rename actually yung window capture, pero it's okay. Then okay. Then after that, hanapin natin yung PowerPoint. Yan. O yan na siya.
Then okay. So as what we did kanina, 'di ba nag-trim tayo para mas matanggal itong gilid na 'yan. Kasi when you do lecture later on, lecture production, video production, ang gagawin natin is ganyan, no? Why I prefer this way para wait lang. Ibahin ko ang ano. Hindi makita. Entire screen tayo. Right. Okay, so later on, ngayon gagawin natin, i-maximize natin yung ating OBS, not maximize, Ayan, liitan natin ang kanyang screen. And then the other one naman is yung ating slide. Okay. And then upstretch lang natin, no? Stretch lang natin 'yan. Pero before that, kasi ang purpose niyan is para if ever na mag-move ka dito, ayan, automatically mag-move din yung ating slide. Yan naman tayo magle-lecture tayo, 'di ba? Okay, sige. So, ang gawin natin is we're going to trim, no? I-trim natin. So, you just press Alt. Again, if you are going to trim, press Alt. Then, yung buong slide lang yung ating i-display. Ayan. Ayan. So, yun lang makikita natin dyan. Then, as I said kanina, paano siya i-ano? I-stretch. Ito. Right click. Then, transform. Tapos, fit to screen. Oh, buong screen na yung makikita mo. And as you can see, the moment you move your slides here, automatic nag-move po siya diha sa atong OBS. Okay. So I think hindi pa siya clear sa taas, no? So, i-trim pa natin para buong, ay sorry. I don't know if full na yan, no? Trim muna natin ulit. Balik natin sa normal. Transform, edit transform. Okay, trim lang natin. Ayan. Maliit kasi yung screen, so mahirap siya i-ano. Ayan. Sige. Okay, ganyan na yung ating slides. Okay. So, the moment na mag-move ka dito, automatic na yan, nag-move din yan dyan sa ating OBS. Now, you wanted that your image or your video while you're doing the lecture will be captured here. Gusto mo dito banda. Okay, maximize natin to. So, paano, anong gagawin natin? We're going to add our wala na naman. Ayan. So, what we're going to do is, we're going to add our camera here. So, paano? Under PowerPoint na scene, click natin yung add, yung plus sign. Tapos, video capture. Since existing naman yung video capture, we're going to use add existing, no? And then, okay. Now, as you can see, I have here my video. And I can use that and put it here sa baba. Again? Galing. So, very nice. Ayan na, no? So, andyan na yung ating tawag niyan. Camera sa baba. Now, medyo wide siya. So, ayaw mo nang ganon. Gusto mo liitan yung sa gilid, tanggalan siya para maliit lang yung consumer space ng ating camera. So, what we're going to do is right-click again. I know, pwede rin yung Alt na lang and then kakat natin. Yan. Para maliit lang yung space na i-consume niya sa baba. Again, Alt ha, Alt. Then, you can long press the Alt and then saka mo i-move yung mga edges na yan para ma-resize mo ang iyong camera. So, ayan na. Meron na tayong camera dito. Ayan. Ayan. So, ayan na. So, pwede ka na ngayon maka-lecture, no? Kagaya niyan, gagawin natin, open mo lang yung iyong slide. Ayan. And then, you're doing now your discussion, no? Balik tayo sa slide number one. Say, for example. Ayan na. And as you can see, andyan ang iyong video sa baba. Then you can freely move your slide. Ayan. While you're doing the discussion at the same time. So, why I'm doing this way? Para at least makontrol mo yung slides mo while you're doing the lecture. Kasi mahirap kung ang buong slide mo dyan, wala kang controls, no? So, I do it this way. Okay, baka mayroong ibang ways pero this is the most nakikita ko usually na mga samples doon sa YouTube kasi I also learned this one sa YouTube lang, no. Ayan. Ayan, so ganyan. So ayan na, yung ating
lecture, meron na tayo. Pero meron pang kulang, di ba? Kasi gusto mo talaga maganda ang output mo. So, kagaya niyan. Sir, gusto ko yung walang, ano sir, walang background dito na makikita sa aking camera. Eh, makikita lang yung mukha ko. Kasi gusto mo parang transparent yung likod niya. So, what we're going to do with that, okay, dito tayo ngayon sa, di ba ito yung video capture natin? Right-click natin yan, tapos filters. Okay? So, ito na yung ating filters. Do you follow? Type do be? Kasi gula mo kasunod ha, paspas ra kaay ko. Okay po ba tayo? Naka-follow? Yes, ma'am. Sir Ali, ano po yan? 64-bit po ba ito, sir? Depende po sa ating computer, sir. Kasi ang computer natin, dalawa yan, 32-bit or 64-bit. So if you're using 64-bit, dapat 64-bit ang i-install mo. Pero if you're using 32-bit, 32-bit ang install natin. Okay, sige. Let's go back here. Klaro po ba? Klaro pa? I mean, mabilis or okay lang yung aking discussion? Okay lang, sir. Okay, very good. Sige po. Next, gusto mo tanggalin yung background. Alam niyo yung green screen na sinasabi? Ibig sabihin yan, yung green ang likod mo. Okay, yun yung siya. Dapat kung mag-apply tayo ng effects na ganito, dapat yung background mo, green dapat ha? Or it could be one color lang, pwede rin yun. So again, saan yun kinuha? Dito sa video capture natin, dito sa sources natin, right-click mo siya, filters. And then, punta ka sa plus sign, mag-a-add tayo ng chroma key. Luma key, no? Yung luma key na yan, okay lang natin. Then after that, we can have your adjustment. Ayan. So as you can see, pwede mo, kung naka-green screen ka, basically, tingnan nyo yung cabinet ang naiwan sa akin. Kasi ang goal dito is, kung anong color, isang color na makikita niya dyan na common, yun ang kanyang i-adjust. So ang nangyari, ayan, yung white natatanggal. Ayan. Let's assume na meron kang green screen sa likod. So mas okay yun, no? Ayan. Kunyari, ganyan na lang kasi wala akong green screen. Then after that, i-close lang natin. So as you can see in our preview now, nakikita nyo na transparent na yung aking background except for the cabinet kasi hindi siya white. That's why it's recommended na dapat green screen ang gagamitin natin. Mas madali siyang matanggal. So ayan na. So that's it, no? Ayan. So okay, ganyan na yung ating background. Then you can now have your discussions here. Ayan. Sir, humana ba na, sir? Wala pa. Okay. Anong kulang natin dito? Ang kulang natin dito is, sir, paano ba yung pag-record ng ating lecture? Okay. For a while, ha? Ayusin ko lang to parang hindi siya maayos. For a while. Para maganda yung output natin. O, yan. Okay. That's it na. Okay. Next is, sir, paano ba i-record yung ating lecture? So, we can record this one under our controls, no? Punta tayo sa controls natin, ha? Okay. So, paano ibig sabihin nito yung kung streaming ka, later, baka may time pa tayo, I'll introduce to you paano mag-live stream doon sa Facebook, sa YouTube, no, using this software. So dito tayo sa start recording, pero prior to that, dapat isa-set muna natin saan ating directory or saang directory natin isa-store yung ating video. Okay, punta tayo sa settings muna. Then after that, punta tayo sa output. Okay? And then we have here the recording path. Ibig sabihin, this is the directory where you're going to store all your recorded videos. Okay. Punta tayo sa... Wait lang. Punta tayo sa browse. Browse natin. Suppose I'm going to put this one under my folder na New Society 2020
OBS seminar. So basically, ito yung directory na kung saan dito natin isustore yung ating videos. Okay? If you're done, sir, di lagi makita ang apply sa ubos. Ano mo lang, stretch mo lang para makita yung apply. Apply. So that means, doon na na directory papasok yung ating recorded video. Pero, hindi pa nagtatapos dyan. Okay. There are still other ways para mas ma-easy sa atin yung pag-change ng mga scenes na yan. Doon tayo pupunta sa settings again. Tapos, ang tawag doon, hotkeys, no? Hotkeys, yung mga shortcut keys. Say, for example, ang start streaming na start recording natin, gagamit tayo ng mga shortcut keys. For me, I'm going to use F7. No, pag press ko ng F7, automatic magre-record na siya ng video. And then if you wanted to end the recording, pwede rin F7. So pag press mo ng first na F7, that's recording. Pag press mo again ng F7, that's stop recording. So that's my shortcut key. Now, as you can see, ito yung mga scenes na inadd ko dito sa kanina, meron tayong background, camera, PowerPoint. No. Kunyari, I wanted na gusto rin natin na i-change yung ating scene. So gagamit na naman tayo ng hotkeys dito. Say for example, if I'm going to switch to camera to background, I'm going to press F1. Sir, paano ako ibutang ang F1? Dili ka mag-type og F1 ha. Ang gagawin mo is yung F1 mismo sa ating keyboard yan ang ipe-press mo para lalabasin siya. Camera, F2, kunyari, yan ang shortcut keys na gagamitin ko. Kung mag-switch naman tayo sa PowerPoint, kunyari, F3. So, we're using the keys F1, F2, F3. Sir, what does it mean, sir? Ibig sabihin, yan talaga ang gagamitin ko na keys. No, it's up to you kung saan ka comfortable. Mine, I'm using F1, F2, F3, kasi mas madali sa akin, no? So, yan ang gagamitin ko ng mga hotkeys or shortcut keys. Okay. Again, ang ginamit ko kanina sa start recording, I'm using F7. Ang stop recording, F7 again. If I'm going to switch my scenes, no, I'm going to use F1. F1, if I'm going to press F1, pupunta ako sa background. If I'm going to press F2, pupunta ako sa camera. If I'm going to press F3, pupunta ako sa PowerPoint presentation. So that's my setting. Again, this is customized. It depends on you kung saan ka comfortable. Okay, we're done, no? So after that, we're going to click apply. Then okay. Sir, what does it mean? Kanina sabi ko, ang camera ko is F2. Kunyari, I'm doing the lecture. Ayan, we're doing the lecture. Ayan, no? And we can press F2. Oh, isi-switch niya ako doon sa camera. F3 sa PowerPoint. So, ibig sabihin, yung mga controls na gagamitin natin. Kunyari, meron kang ipapakita sa student mo. Like, for example, yung scene or yung background. Oh, pwede ka F2, F1. Oh, sorry, ayan. So, ilang din, no, dapat, yan, look at what happened. I use F1, pero ang F1 pala, meron siyang functionality na default doon sa ating computer. May specific function din siya, that is help, di ba? So, anong nangyayari? Oo nga, nagamit po siya dito sa OBS, pero once you navigate your slides later on, meron pala siyang purpose. So, that's why pag i-press mong F1, dalawang lumalabas, no? The background, at the same time yung camera. So, hindi advisable yung F1 kasi meron siyang specific function sa ating Windows. So, i-modify natin to. Paano? Let's go back in settings again. And then, hotkeys. So, we cannot use F1. We're going to use F4 na lang daw. Let's try. And then, apply. Okay, that's it, no? So, wala nang wala nang F1. So, next, I'm going to use F4 na. So, F4 na yung isa. F2, F3, F4. So, yun na. So, nag-conflict sa other functions. F1, F2, ganyan. Okay. So, that's it, no? Yan siya. Sir, nag-record na ba na, sir? Hindi pa. Okay, how to record? Say, for example, ito na yung ating PowerPoint. Pwede rin i-click mo, ha? Pwede rin yan. You can control using your mouse by clicking the scenes, no? Pero yung hotkeys na yan, mas maganda kasi, mas madali. Okay.
Suppose we're now ready for recording. So what we're going to do is, ano nga yung shortcut keys natin doon sa recording? It's F7. Okay? So if you're going to record, pwede ba i-click lang dito, start recording. Pero ano siya, tawag niyan, medyo hindi siya ma... Kasi you need to use your mouse, no? Better use hotkeys na lang or shortcut keys. So say for example, I'm going to start the recording now. So I just press F7. And as you can see, yung ating controls, naging stop recording na siya. Ibig sabihin, that's an indication that we are now in the recording mode, no? Then after that, you can do your lecture, etc., blah, blah, blah. And you can navigate your slide. Ayan. Okay. Okay, now, so you're done with your lecture. So what you're going to do next? Of course, you're going to end your recording. So press natin ulit yung F7. So that's it, no? Tapos na. Ayan. Now, tanong, sir, okay na atong video. Asa man to makita? So we can find that in the directory where we set our recording path no kanina. You still recall doon sa ating settings na meron tayong giset na directory. We set that into recording path D New Society 2020 OBS Seminar. Ibig sabihin dito natin hahanapin yung recorded na video. Okay, let's find it. Hahanapin natin. D New Society 2020 OBS Seminar. And here it is, no? Sana yung video natin. This one. Ayan. So, play natin. O, yan na yung ating recorded na lecture. Yun na. Tapos ang iyong video lecture. Okay? Pero it doesn't end there, no? We can still add other... isa lang yun, ha? Sa pwede natin gawin doon sa ating... tawag niyan. Ating scenes at saka sources. Sir, ano pa bang pwede nating madagdag? Okay, we can also add... By the way, makikita natin sa ating scenes, merong mata, parang eyes dyan. That means pag naka-activate yan, visible siya. But if you wanted na, kunyari, meron kang gi-add, pero you don't want to display it in your video, you can actually disable that by... Say, for example, I don't want to have the background, so disable mo siya, yan. So wala ka ng background. You only have camera and then PowerPoint. Okay? Sir, what else can we add in our, tawag nito, our video? We can also add, say for example, add tayo ng media or video na lang. Iname ko siya as video. Okay? Then, dapat video ang nakaselect, ha? Add, tapos, add tayo ng media source or VLC source. Pwedeng dalawa yan. Video ang pwedeng ma-add dyan. Ang kagandahan dito sa VLC lecture, you can add multiple media source, no? Oh, we can use this one na lang muna. Media source, then okay. Iba-browse natin kung saan. Say for example, this one, ito ko i-add siya sa atin. Wala na pong signal. Ano na brick labo? Nawala na pong signal. Ustad Samir, paki-off po ang mic mo, Ustad Samir. Ano na ano yun? Ano ito? Doon na ito. Doon na ito ipagupan ito. Okay na po. Okay, sige. Say for example, meron tayong video dito, no? You're doing the discussion. Okay, class, let's watch this video. So basically, point mo yun dyan, tsaka magpiplay siya. Pero as you can see, wala siyang audio. Pero when we record this one, may ano na yan siya, may sound na yan siya. Okay? Now,
We already added 4 scenes in our profile, no? So, paano natin i-switch naman ito, lagyan ng hotkeys? So, balik ka doon sa settings para sa madali sa iyo pag navigate later on. Hotkeys, and then we already added for background, F4, no? Ayan. Pwede ganit number na lang, gamito na to, no? Okay, pwede rin. And then yung video naman, kung na gawin natin siyang F6, no? Ayan. Yung ating hotkeys dyan, apply. Okay. So, let's go back here. Lagyan natin yun dyan. And we're in F2, F3, F6, no? Kunyari, you're doing the discussion now. Okay, class, let's... okay, kunyari, meron kang ano ha? I mean, meron kang... nag-discuss ka na ngayon. And then, you wanted to switch, no? Your discussion with the background. You wanted to switch your background to your camera. Your discussion to your camera and at the same time to your video. So just use those hotkeys, no? Ang hotkeys ko for camera is, I think, F2. Then, sabihin mo, okay, let's watch this video. Then F6. Then after that, play na yung ating video. Aintindihan po? Or mabilis masyado? Okay, sige daw. So, yun na yung basic natin doon. Yun lang yun. Napakadali, no? Pero ang tanong ko is, naka-follow ba? Sige daw. Question and answer muna tayo para if ever hindi clear sa inyo, may ano kayo dito, may mga ma-address natin kaagad. Sige daw. For these discussions lang for the meantime, do you have any questions? Paki-type lang dito sa ating chat box. You can also use your mic if you want. Itanong po tayo. Sige na, clarify na mo daan kay later on ba yan, maghihap mo na mag-output. Kamu na lang, my wala sound na po. May sound. May sound po yan. Ah, opo. Yung ating video, though hindi natin naririnig for now, pero the moment na record natin yan, as long as mayroong sound ang video natin, automatic may sound yan during recording. Ano po? Tanong? Recap sir. Daw, sir. recap daw. Okay. Sige, recap tayo, ha? Sir Herwin? Yes po. Yung regarding po a captive kung paano po siya i-install? Choppy kayo, sir ba? Pwede siguro i-type yun na lang yung tanong natin. Hindi po clear. Type na lang po. Pwede po ba ma-recap konti? Di po mahabol na lahat, sir. Sorry po. Okay, sige. Recap tayo. Alright, so recap po na tayo for a while, ha? Balikan natin. Again, ang concept lang ng OBS is ganito. Meron tayong scenes. Yung scenes na yan, dyan natin ilalagay kung anong gusto natin ilalagay dito sa ating video. Okay? And then, of course, mga scenes lang yan, ha? Pangalan lang yan. Kumbaga, different scenes lang yan. Pero ang bawat scene natin, it composed of what? Sources. So again, select mo lang yung scene mo, kung anong gusto mo na scene, at saka anong source ang ilagay mo dyan. Okay. To add a source, click mo lang yung plus, saka mamili ka anong gusto mong ilagay mo dyan. Of course, dapat andyan na yung audio input. Bakit? That's our microphone. Importante din yan, ha? In our slides kanina, hindi pa pala tayo naka-add ng ating microphone. So add tayo ng scene dito, kunyari, this is our mic, no? And then add tayo ng audio input. Okay? Yan. So yung default ang gagamitin natin. So meron na tayong microphone dito. Baka mamaya mag-record kayo, din sabihin natin, sir, wala lagi nagtingog because hindi tayo nang-add ng audio input. Importante din pala yung audio input kasi mag-discuss tayo, di ba? So dapat adyan yan siya. Yan. Okay? Scenes, sources, and then yung mixer naman, this is for our audio. So as you can see, the sound bar,
as it is moving, therefore, meron tayong audio input. Or ibig sabihin, functional siya. And then, we have here our start recording. Pero sabi ko kanina, we use the hot keys or shortcut keys para mas madali sa atin, no? So, kanina, I use F7, okay, as my start recording. And F7 again for stop recording. So, to do the settings again, dito ka sa controls para ma-change natin yon. And then, after that, punta ka sa hotkeys. Ayan. So, the moment na mag-a-add ka ng scene, mag-a-add din yan siya dito. Ayan. So, kanina, meron tayong mic, di ba? So, ito na yung mic natin. Where is it? Meron tayong video. Meron tayong input capture. Kung gusto mo lagyan ng keys, okay na yan. Pero audio kasi yan, no need na. Automatic na yan. Ayan. So, you can select, ha? Hotkeys. Sir, pwede ba one akong gamiton? O, let's try. Say, for example, start recording one. Ang end recording one gihapon. Ang switch to scene one. Okay, gusto mo two? Yes, you can. Three. Four. And then five. So, that the keys that you use, no? So, after that, apply lang natin. And okay. Now, I use 1, 2, again, 4, 5. So, yun ang functionalities na ginamit ko. Or na hotkeys. Yan na. Okay. And aside from that, tandaan din natin kung saan natin isustore yung ating video. Saan yun makikita? That's under output. Okay? And we have here the recording path. Wherein, doon masustore yung ating video na na-record. Okay, sige. That's it, no? Alright, so let's start recording using video para kinuodjud nga nag-ano to siya, nag-record ang iyang music. So ang start recording ko kanina, ang shortcut key ko is 1. So as you can see, it's now recording. Ayan. Then after that, i-add natin, press natin yung 1 again. Ayan. So, that ends the recording. So, let's see sa ating directory. So, nag-a-add na naman siya ng bago. Okay, kanina, as you can see, the date 2020, 11, 24, 21, 22. Ito yung mga file names natin na default. So, ito yung last, I think, na natin na record. Open natin. Ayan. So, as you can see, no? So, that's a proof na if we add a video, andun yung kanyang background. As long as yung music background niya, yung audio niya, as long as dapat may audio yung ating video. Some more question before we proceed. Clarification. Tanong daw. Ay, step by step lang po. Naka-record man ito, balikan lang natin. Ay, umanay na. Okay. Ano pa mga tanong natin po dito? Query pa ba? Tanong? Claro? Mabilis ako? Actually, madali lang. Madali lang gumawa nito. Yun lang, at the start, no, talagang maninibago ka. Kasi nga, bago yung environment, bago yung ano. But the moment na ma-explore mo siya, madali na lang. Ayan, oh. Sabi niya, Manena, sabi niya, 2 hours ibigay ko sa iyo, sir. Parang hindi nga tayo aabot ng 2 hours, no? Ayan. Okay? Do you have questions? O, sige, ako na lang. Sir, ano pang pwedeng idagdag sa background? Tinanggal natin yung image. Ano pang pwedeng idagdag natin dito? We can also add game capture, pero hindi naman tayo nag-games. Hindi naman talaga ang purpose natin ganyan. Pero sige na lang. For the sake of presentation, yung mga gamers, yung online gaming na tinatawag, na nag-stream sila, they use this game capture. Pero wala akong game, so basically hindi ito mara-record, no? O hindi ito mag-display. Wala akong games. And then we have here the display capture. Yung display capture naman is ito yung ating screen. Ha, again, if you wanted to capture the entire screen, ayan, as you can see, wait lang. Ang kina-capture nito, yung ating screen mismo, yung
Ito, ito. Ulitin natin. Ito yung display capture. Delete natin, ha? Remove. Yung display capture, yung ating desktop ang kanyang nire-record o gina-capture. Ayan. Ayan. Yung ating desktop yan. Okay. So, we'll remove this one. Hindi natin kailangan ng desktop. Ayan. Another thing is we can also add yung tinatawag natin na scene. Ang scene naman is, anong existing na scenes dito? Pwede mong i-add dito. Okay? Ganon. Another one is we can also add yung tinatawag na image slideshow. Okay? Click mo lang yung plus, tapos image slideshow. Okay. Then after that, hahanapin natin kung anong pictures ang ilalagay natin dito. Okay? So under here, sa baba, scroll down mo lang. Add tayo ng image. So, add tayo ng image. Say, for example, this one, ayan. Okay. So, yan ang mga pictures natin. Then, we have here the settings, no, sa taas. Ano ba yung transition niya? Mag-swipe ba siya? Ibig sabihin, ganyan ang effect. Mag-cut ba siya? Yung default. Fade. Ganyan. Another one is slide. O, yan. So, mamili ka lang dyan, no? And what you wanted to happen, mag-loop ba siya or mag-random? This is good, no? Kunyari, before you start your lesson, meron kang slides doon pertaining to yung prior to your lesson para at least before ma-ready yung mga bata, meron kang ipapakita dyan sa iyong screen, no? Okay, hindi naman kaagad na pag-open nila is lecture kaagad. O kaya ganyan, may mga pictures tayo. Or pwede yung mga recap ninyo na discussions last day. Pwede mo siya through this one. Yan. And, yan na, no? So, as you can see, ayan na siya. O, nagsaslide na siya kasi yan ang effect na ginamit natin kanina. Yan. Okay? So that's image slideshow. We can also add yung ano browser. Say for example, sir, gusto ko talaga na i-demo ko sa kanila kung saan ma-download yung ano yung OBS. So, hanap tayo ng ano dito. Add tayo na ano lang natin ha, i-hide lang natin to para wala. Add tayo tapos browser. Then browser. Okay? So, this is the source, no? So, basically, i-open mo na dapat yung browser. Ayan, open natin. Ayan. Ayan. Remove natin muna to. Para hindi mag-duplicate. Under background, add tayo na browser. Browser. Ayan. And this is the URL. Pwede rin i-copy natin. Say, for example, this one. Yan ang gusto mong i-add doon. Okay. So, yan na yung ating browser. Gusto mo i-add doon, ha? Ayan. So, while you are moving your browser or navigating your they call this, wait lang. Ayan, so, yan siya. That's browser. Okay, remove natin. Pero usually, pag meron kang ipapakita doon sa iyong screen, no, ang ginagawa ko talaga dyan is dito tayo sa window capture. Okay, okay. O, i-add na lang natin yung existing. Kasi, ang kagandahan dito is, ano ba yung window natin i-capture? Punta tayo sa properties. Kasi I use the existing one. And then, hanap ka kung anong gusto mo. So, for example, hahanap tayo, browser ang yan na natin. This one. Yan. Or pwede kang mamili dyan. Yan. So, here, actually, yung nakakapture ko ngayon is this one. Well, the moment I change the tab, no, ng aking browser, automatically nagbabago din yan. So, if you're demonstrating on how to access into the website, you can actually use yung window capture na lang. Pwede na yan. Then, say, for example, Google, ayan. I-demo mo lang paano to install, how to install.
lang. Yan. So you're demonstrating now into your video. Sir, dili lagi pangit lagi na it ano sa taas. Again, you use the trim na function. Press mo lang yung Alt. Tapos trim mo siya. Para yung makikita lang doon talaga, hindi niya makita, ala, nag-Facebook lang si Sir. O, di ba? Usually makikita dito yung mga tabs na na-open natin. So, to hide that portion, ganyan mo na lang. At least, you are demonstrating part lang ng, ano, ng browser. So, as you navigate your browser, here, not all the parts are being shown, no? Only part of the browser. Yan. Yan siya. Okay? For me, that's the best way to, ano, to add rather than the browser kanina. Okay. Ano pa ba ang pwede nating madagdag? We can also add browser color source, no? Kunyari, gusto mo lagyan ng color. Like, for example, you wanted to set the background. Ganyan. So, yan yun siya. Background mo, ganyan na color. If you want, no? Ayan. You can also change that. Paano? Ito lang, color source. Tanda lang natin, ha? If we apply something into our sources and then you wanted to remove, you wanted to change, to modify, go back to that source. Right-click mo siya and then property. Ay, sorry. Go back to the source, then properties, no? Ayan. Kanina, yung color, baguhin natin. Ayan. If you wanted to, na-confuse ka na kasi nalibog na ka, kaya di na namao-mao, hala, i-delete. That's the best way. Then add another new para hindi ka mako-confuse. Yan lang naman yan. Yan. Alright. Do you have any question? Or questions? Sige daw. Meron po tayong tanong. Naintindihan ba? Question po. Do you have any question? Sir, ipa-upload siguro nato sila itong may mga laptop. Yes, ma'am. Dapat talaga. Mm-hmm. And I am expecting an output siguro, ma'am, para at least yes, masabi natin na this seminar is talagang nagamit nila. Yes, sir. Yes, sir. Anyway, may oras pa man, sir, at least ma-check nila kung tama yung step na sinusunod nila. Oh, better siguro we'll start with the installation. Sige daw. Yes, sir, yun. Let's do the installation doon sa may mga laptop. I-share ko yung link, ha? Okay, dali lang. OBS. OBS. Installer. Sige, sa may mga laptop, please be ready. Mag-i-install tayo. Check lang sa Google kung gusto niyo mag-download, no? Tapos, OBS lang. Type niyo lang OBS installer. And after that, here sa download. So, this is the download link. Ang ano lang nito is, ito, wag doon sa ano, obsproject.com kasi eto, lalabas dito, dalawang klase. Share ko muna ang ating download link sa ating yan. Paki-ano na lang, click nyo yung link. So, ito yung sinasabi ko kanina na meron tayong dalawang type of computer. Yung 32-bit at saka 64-bit. This one, kung ang computer mo is, sir, paano mo pala 32-bit or 64-bit or 32-bit ang aking computer. Just go to, ano, para maintindihan natin. So, this PC, tapos properties, and then, makikita mo yan dyan, dito, oh. Ayan, so mine is a system type. I'm using the 64-bit operating system. Yan, ha? Again, again. To check kung ano operating system meron tayo, okay, punta ka sa this PC or my computer, sa mga Windows 7, sa my computer yan. Properties,
Tapos, ayan, system type mo, 64-bit operating system. Therefore, ito download natin na installer is 64-bit, no? Pero, in the event na 32-bit ang nakalagay dyan, ang ito download mo, ito, download installer 32-bit. Kung 64-bit ka, itong sa taas. Mine is 64-bit, that's why I have it. Sige daw, everybody, those who have laptop, kindly open this thing and then let's download. You know already, ha? To check kung ano ang computer natin, 32-bit ba siya or 64-bit. Sige, please download. I don't need to download kasi meron na ako. Andyan sa chat box po ang ating link, download link. Sobrang interesting po, kaya lang po di po kami nakasunod kasi po nagahang ang laptop ko. Pero inshallah, si Kevin po lang naka-download po kasi naka-screen record din po kami. Sukran po. Romana Guerra. Okay, sige ma'am. Okay. Okay lang yan, naka-record na tayo. Meron daw hindi nakapasok, ma'am. Si Sir Ali, no? OBS 24 points. Ano ba yung computer natin, sir? Are we using the 64-bit or 32-bit? Again, to check, no? Kung ang computer natin is 64-bit or 32-bit, punta ka sa this PC or my computer doon sa ating Windows 7 users. Right-click. Tapos, properties. And then, andyan nakalagay. Okay? Sa system type. Okay? Then, kung anong nakalagay dyan, yun ang i-download natin. So, here, I'm using 64-bit. So, ang gagamitin ko, this one, yung download installer. Pero kung 32-bit ka, again, you use the download installer 32-bit. Okay. Sir Ali, okay na po ba? Naintindihan po natin? Saan po yung mahanan? Saan po yung makita? Saan po makita, sir? Sa dito PC? Po, sir. Opo, this PC. Yan. This PC, right-click. Right-click mo. Wag click, sir. Isang click lang, sir, ha? Right-click po. Dalawa po yan yung ating mouse. Right-click at saka left. And then, properties po. Or you can also share your ano, sir, your screen para makita ko. Para mag-guide kita. O, si sir, si ma'am Anisa, no? Sir, naka-download po ako ng 32-bit. Pag open ko po, OBS, ito po, as auto configuration wizard. Anong options nakalagay, ma'am? Ma'am Anisa, you can also share your screen para makita ko po. Stop ko ha, then I allow you to share your screen para I can also help you to install the installer. Ma'am Anisa, pwede po kayong share ng screen nyo. Hello, sir. Good morning po, Sir Herwin. Good morning, ma'am. Sige hello, po. Sir. Share your screen, ma'am, para mag-guide kita. I-click ko ang present now. Po. Yes, ma'am. Click ko po yung present now. Opo. Sige po, sir. Opo. Yung entire window, ma'am. Entire screen. Ito. Siya, sir. Okay. Wait lang, ma'am, ha? Nakikita wala na po pa, ba, ma'am. Kindly do it again, ma'am. Present now. Tapos, your entire screen. Ayan na po. Apo. Okay. Tapos, ayan na. Okay, ano sabi dyan? Usage information. Ang ginaan. Operate for, ano yun, ma'am? Hindi ko mabasa ba? Recording and secondary. I will only use optimize
optimized for streaming recording is secondary. Optimized just for recording, I will not be streaming. I will only be using the virtual camera. I guess the first option is fits for you. Hindi ka naman siguro mag-stream, no? Okay, sir. Pwede rin yung pangalawa, ma'am, yung second. Para you can use that for streaming also. Yung second option. Optimize. Back. Option, click sir. Mo yung back. Optimize just for recording. I will not be streaming. Hindi ka naman mag-stream, no? Ay, back na lang, ma'am. Yung first na lang para ano na lang. Yung first option na lang po. Okay, apo. Sige. First option na lang, ma'am. And then, yung first na option. Ah, sige po. Yung first, next. Tapos next. Okay, next. Ito na, sir. Next lang po. Sige, namili pa. Yes, ano sabi? Pa. Ayan. Loading pa, sige, sir. Let's wait lang. I-close na lang. Na. Ano sabi dyan? Close. Stream information. Please enter your stream information. Cancel mo na lang. Okay na yan, ma'am. Hindi pa naman tayo mag-stream ngayon. Okay, so that's it na. Congratulations. Ano, you can now start exploring the OBS. Okay po. Ha, thank you. Sige. Sino pa yung hindi pa naka-ano? Mag-stop sharing na ako, sir. Opo, thank ma'am. You. Sige po. Good luck po. Sino pa gusto? Sir Ali? I think may question ka kanina. Sir Ali? Stream mo yung... Ay, ano, sir? Share mo yung slide mo. Ay, yung screen mo. Or sino pa sa inyo naka-laptop ngayon? At least ngayon, no-correct natin, no? Baka maya, wala na ako. Di, paano kayo mag-install ng installer nyo? Ah, si ma'am, ano, Amira, nag-raise ng hand. Ma'am Amira, you can share your... Sir, good morning, good sir. Good morning po. You can share, ano, ma'am, your screen para ma-guide natin. Si ma'am or Sir Tarhata, may tanong po tayo. Ay, yung Android CP, wait lang, let's check kung meron ba siyang ano. Wala kasi siyang ano, ma'am. Yung naka-Android CP, basically ang gagamitin natin is either laptop or desktop talaga. Kasi wala siyang installer for ano CP. Sige lang, you can borrow or you can ask from your colleagues, no? Their laptops para makatry din tayo nito. Excuse sige, sir. Ma'am Amira. Tarhata po. Ma'am Tarhata. Sige. Ask ko lang po, sir, yung sa presentation po. Yes po. Naka-block po yung sa screen po. Ah, okay. Share mo daw, ma'am, para makita natin. Ah, si Ma'am Amira sa, kaya siya naman ang nauna. Sige. After that, ikaw, ma'am. Okay po. Sige, Ma'am Amira. Open na your OBS. Ayan. Ganito yung naglabas, sir, oh. Sir?
Hello, ma'am. Ano po? Sir? Yes, ma'am. I-download mo yung ano, ma'am. Ingani ang magawa sa kuha, sir. Sige daw. Makita, sir. Opo. I-click mo yung ano, ma'am. Visual C++ 2017. Install mo muna yan. Install mo muna yan. Sige. Then, download. Sir? Standby muna tayo, ma'am, ha? Sige po, sir. Oo. I-stop presenting muna natin while you are downloading your additional package. And we'll allow some manapod na mag-present. Sino po pwede mag-present? Kanina si, sino yon? Present to, kaya magpunta, sir? Na, okay na sa'yo, sir. Ano mag-share? I-share mo daw screen mo, sir. I-share mo daw. Present now. Present now. Opo. Then, your entire screen. Then, share. Ano po? Your entire screen. Yan. Tapos na po, entire screen. Itong... Then, share po. Okay na, sir? Naka-follow po tayo. Present now. Present now. You're in present now. Then share. Mapindot mong share, hindi? Wala pa. I-click mo yung maliit na parang screen. Tapos mag-blue yung share. Saka mo ipindotin yung share. Yan po, sir. Ayan, okay na po. Sige. Saan ang tanong mo dyan, sir? Open mo yung OBS mo, sir. Sa baba. Yan po. Open mo yung OBS mo. Tapos? Paki-open po ng OBS. I-open ko na po, sir. Okay, na-open sige, po, sir.
Yan. Oh, yan. Okay ka na pala, oh. Sige daw. Punta ka daw sa ano? Kina yan, sir. Punta ka daw sa sources, sir. Try natin. Sources. Click mo yung plus. Right. Click mo yung plus sa sources. Then? Then? Video capture. Video capture tayo. Then? Click mo po yung video capture. Yan. Okay. Tapos na itong add. Wag sir. Okay na yan. Then i-click mo lang yung okay na button. Okay. Tapos, mamili ka ng camera mo dyan. Select mo yung pinakauna na answer na selection. May camera yung ano natin, yung laptop. Ito? May camera po yung laptop natin. Meron. Oh, sige, click mo yung, ano, mili ka dyan, sir. Mili ka ng camera mo. Andito? Pili ka, sir. Yung pinakauna. Pinakauna. Ah, window capture ka pala, sir, no? Yes po. Video capture tayo, sir. Okay na yan. Pwede na yan siya. Yan. Yan na. Okay. Naka-capture mo na. Okay. Okay. Okay po. Salamat po. Okay. Try mo yung isa, sir. Yung ano, sir. Yung camera. Para at least matry natin. Functional na yan sa iyo, ha? Okay na yan. Add ka doon ng another scene. Add ka ng another scene. Sa scene, ano tayo, sir? Scene. Click mo yung plus. Yan, ha? Tapos na po. Okay. And then? Hindi kasi naka-display pa sa screen ko. Wait lang. Let's wait siguro. Ayan. Then, okay. Tapos, punta ka sa sources. Then, add ka po ng ano. Oh, si Mama Nena daw next mag-actual. Congrats, ma'am. Naka-install ka na. Thank you. Add ng camera, sir. Opo, opo, sir. Source. Sources po, sir. Sources. Sa camera? Opo. Click mo yung plus sa sources. Then, tapos. Tapos na. Video capture, sir. Video capture device. Then, okay. Opo. There are unsaved changes. Ang result niya. Discard lang, sir. Discard na lang po. Discard. Sige. Yan. Let's see. May camera ka na. Select mo na yung device, sir. Device. No, sa taas, pinaka-first. Meron siyang drop-down dyan. Ito. Opo. Then, ano? Hanapin mo yung camera na lalabas yung ano mo, image mo doon. O yung camera mo doon sa screen. Hindi, sir. Sa taas, sir. Sa pinaka-taas, sir. Sa pinaka-taas. Device. Yung device. Yan. Okay. Oo, click mo yan. AC camera? Oo. Yung OBS camera. OBS camera. I think yung first. Yung pinakauna. So, delete na siya magawa, sir. Ha? Itong pinakauna, sir. Kasi nakakamera ka sa ano. Yung pinakauna. Yan, yan, yan. May lumabas ba? Wala. Wala, no? Kasi you're using your camera currently sa Google Meet. Naka-on ang camera mo sa Google Meet kaya hindi siya lalabas dyan. Try mo later mamaya, ha? Try mo mamaya. Yes, ma'am. Yes, okay, sige po. Okay, Ma'am Hanena, yes, your turn. Paki-stop presenting na lang po. Ma'am Han, yes. It's your turn. Uy, sir, nagtanong ako sinong gusto. Ay, sinong gusto? Sino gusto mag-actual after kay Sir Ali? Sige daw. Ikaw mamili, ma'am. Ayan o, si Tarhata. O, sige. Ma'am Tarhata.
Go man, Tarhata. Sir Ali, okay na yan. Si ma'am, ano kanina, okay na rin yon. Oo. Go, ma'am Tarhata, para masagot din yung tanong mo how to add presentation. Sige, go. Yung dito po sa presentation, sir, hindi kasi siya maglabas. Yes, presentation. Yung camera, okay po. Ayan, oh. Presentation lang po. Ah, yun na yung camera mo. Okay. Sige, sa presentation tayo, ma'am. Gusto mo laglagan ng camera? Camera? Hindi, presentation lang. Ah, okay. So, saan ang slides natin, yung presentation? Ilalagay ko po sana dyan yung ginawa namin ng module po. Sample lang po. Ah, sige, sige, sige. Ano, ma'am? Browser kasi ang source mo. Naka-PowerPoint po ba yon? Yes po. Ay, hindi po. Microsoft Word. Ah, sige. I-delete mo yung browser, ma'am. I-click mo yung minus. Or remove na lang. Okay lang yan. Remove. Yan. Sige. Let's add a source. Tapos, ano ka sa window capture? Window capture. Yan, okay. And then, anong hanapin mo sa window? Click mo yung window. Naka-open na yung Microsoft Word mo. I-open nyo muna, ma'am, para yun ang maging wala source. Wala pa po, natin. Wait lang. Advanced yung student mo, sir. Kaya nga, mabilis siya. Very good. Kay naka-camera ka agad siya, oh. Ako hindi pa ako marunong. Yes. Sir Hashim, are you around? Sana si Sir Hashim din. Sino gusto pa? Sino pa gusto? After ni Stadia Tarhata. Yan po, sir. Sir? Nawala si Tarhata. Ah, ayun.
Tarata, saan ka na? Yes po, ma'am. Inanap po. Ah, wala ka pang file. Nandito na po, sir, sa... Na-open ko na po sa desktop. Yung Microsoft Word mo, ma'am. Yes, sir. Okay, sige po. Yes, sir. Amira, may question ka. I-type mo na lang muna. Naka-present po ba ako, ma'am? Wala pa. Naka-presenting ka, pero hindi, iba yung screen mo ngayon. Ayan. Ay, wala. Stop mo muna, ma'am. Do it again. Para, ano siya. May tanong si ma'am, ano yun? Amira. Opo. Natapos ko na po install, sir, pero di po siya mahanap. Saan mo gising? Ay, okay. Ibig sabihin, doon ka sa ano, ma'am? Settings, ma'am? Ah, natapos siya na install, pero saan niya mahanap? Punta ka sa ano, ma'am? Eh, share mo na lang yung screen unya, ma'am, para alam natin kung saan. Or you can share right now. Pwede rin. Oh, ma'am Amira is presenting. Ah, ayan. Okay, close, ma'am. Install mo lang OBS, Ma'am Amira? Yes, sir. Sige. I-close mo na yan. Then punta ka sa office button sa baba. Office button. Yan. Tapos hanapin mo sa all programs. Hanapin mong OBS. Baba ka daw, ma'am. Ilog na po ka ni Ma'am Tarhata. Mamaya lang, it's okay. Okay, it's okay. I'm sorry po, kanina pa po. Sige, si Ma'am Amira na lang po sa... Yes lang ni siya, sir. Sino yun? Si Ma'am Amira. I-open mo, ma'am. Ah, share mo yung screen mo para makita ko. Yan, all programs, OBS na lang, search mo. Ayan, click mo, ma'am. Then, click mo yung, ayan. Ah, hindi pa na-install yan, ma'am. Install mo na natin. Next. Anong sabi? Your system is missing... Ah, sige na lang, i-okay ni mo. Sir, paulit-ulit lagi na siya ga-download, sir. Sige daw. I-modify natin. Modify mo lang. Your, ano yan, rest assured that your download happens. Sige daw po. Open directly. Hindi pa yung na-install. I-install mong OBS, ma'am. Sige. 32-bit ang na-install mo. I-close mo na yan, ma'am. Tapos na yan sila lahat. Yung Visual C++ mo, tapos na yan. Cancel mo na yan lahat. Then, hanapin mo yung installer ng OBS. Ina-download mo kanina. Install natin.
Yung OBS, ma'am. Wag yan, ma'am. Wag yan. The other one po. Ayan o, sa taas yung OBS. Two full installer. Okay. 32 bit kaya ma'am, 64 bit. Si Ma'am Noraida, sir, paano mag-import ng mga videos or PowerPoint? Ano? Okay, okay na yan, ma'am. Stop muna natin yung ating presentation and then let's give the others naman para maka-ask, no? After that, install mo yung ano, yung OBS. Si Ma'am Noraida, may tanong. Sir, paano mag-import ng mga videos or PowerPoint? Okay, sige. O, balikan natin ha. Paano daw mag-add ng PowerPoint? Okay, let's go back here. Paano mag-add ng PowerPoint? Yung sabi ko kanina, muna tayo sa PowerPoint natin or sa ating scene, dagdag ka lang. Tapos, anong ginawa natin? Add lang tayo ng window capture. Yan, okay. Then after that, hanapin mo yung PowerPoint mo. So make sure yung PowerPoint mo naka-open. Tapos, under window, hanapin mo lang yung... Ito, PowerPoint XD. Yan. Okay. So yan na yung ating PowerPoint. So what we did kanina, kasi maliit siya, we trim that, no? Paano i-trim? Alt. Tapos, ganyan. Trim natin. Yan. After trimming it, para klaro siya, right-click mo siya, transform, fit to, stretch the screen, or pwede rin fit the screen. Ganyan. Yun lang, ang difference dito is that, the moment na maliit ang iyong slide, ang iyong, yan, lumiliit din yung, ay affected din yung kanyang resolution, no? So, better laki-lakihan mo konti yung PowerPoint. Yan. Yan po, paano mag-add? Another question, paano mag-add ng video? Okay. Same pa din, no? Gagawin natin dito is, remove ko to ha. Yung window capture. Ayan, remove natin. To add a video, dito ka sa media source. Or pwede rin sa VLC video source. Any of the two pwede. And then, hanapin mo lang or i-add mo yung video mo. Suppose this one. And then, okay. So, you have now the video. Yan lang. Ano pa mga tanong? Sir, balikan natin si Ma'am Tarhata para ano na niya ang output niya. Sige, Ma'am Tarhata. Can share your screen now. Sir, parang nakita na po namin. Ah, okay na. Sige. Pero okay, ipa-check lang po namin, sir, kung tama po. Sige, sige daw, ma'am.
Naka-present ka pa po, sir. Ay, sorry. Sorry. Okay lang po. After this, no, siguro pwede na tayo mag-proceed sa streaming para at least may idea kayo paano mag-live stream. Yes, Facebook. Sir. Ayan, very good, ma'am. Oh, marunong ka na pala, oh. Congratulations. Paano po i-play? I-control mo doon. I-control mo doon sa iyong PowerPoint. Open mo yung PowerPoint mo. Liitan mo yung screen mo. Liitan mo lang, ma'am. Liitan mo yung screen mo. Stretch mo yung screen mo para yung dalawang screen mapasok dyan sa isang screen. No. Doon sa PowerPoint, ma'am. Sa PowerPoint po. Huwag dyan. Sige. Liitan mo, ma'am. Ano, hindi mo siya, I mean is, ako muna ha, pakita ko sa iyo, ma'am ha. Okay. Okay po. Ito po yung ginamin ko. Okay. Ito po yung sinasabi ko, ma'am, oh. Yung aking OBS, ganyan na part, medyo maliit siya. And then, open ko rin yung aking PowerPoint, no? Para yung dalawang screen, ma-open mo siya at the same time. Kasi, yung PowerPoint mo, kailangan natin i-control ito para yung change ng ating presentation. At least, makikita mo yung dalawang screen. The other one is yung OBS and the other one is your slide. Okay. Now, to do that is, di ba, nag-add tayo ng... I-hide mo na natin to. Add tayo ng window capture. Okay. Okay, pag ang ika-capture ko ngayon yung PowerPoint. Ayan. And then after that, okay. So, nalagay mo na yan dito, 'di ba? Pwede rin lakihan nyo para mas clear siya. Ganyan. Oh, pwede rin ganyan. Or you can also do pwede mo nga i-maximize yan, oh. Yung trimming, i-trim natin. Ginagawa ng iba kasi ganito, sinestretch lang nila. I-fit lang nila dyan. Pwede na yon, no? Then after that, yan na. Tsaka pwede ka na makamove dito, ma'am. Ito yung control mo kasi dito para yung tawag niyan, yung slide natin, makontrol natin. So yun na ang kulang sa iyo doon, ma'am. Lagay mo yung isang screen ng OBS at saka screen ng yung PowerPoint. Sige, ma'am. It's your turn po. Sige, ma'am. Yan. Ang i-open mo yung PowerPoint mo, ma'am. Tagay mo sa tabi ng OBS. Yan. Sige, liitan mo siya konti. Yan. So as you observe kasi, while you are changing the size of the screen of PowerPoint, nagbabago din doon sa OBS kasi dependent siya doon sa iyong PowerPoint na slide. Press mo yung Alt, ma'am. Alt. Alt. Long press mo. Tapos yung mga edges. No. Sa OBS po tayo, ma'am. OBS. Sige. Alt. Sige. Para ma-trim natin. Alt. Tapos saka mo i-move. Hindi po ganyan, ma'am. Alt po, alt. Alt po, alt ang gamitin natin. Alt sa keyboard, sir. Opo, sa keyboard. Ito na po yung alt po. Wala.
Ma'am, pag-press po natin ang app, wag po natin bitiwan. Hold lang po ng press. Hold lang yung alt, tsaka mag... Hold lang yung bago ka mag, ano... Move. Yes po, sir. Yan, yan, alt. Yan, yan, alt. Yan, sige. Yan. Alt lang, alt. Alt lang, alt. Sa baba pa? Sa baba pa, sa baba. Parang hindi siya center, no? Sige lang, practice lang na, ma'am. Oo, practice lang. Punta practice yung na, PowerPoint na lang. Oo. Tapos, ayan, start recording. Ayan. Ay, nagre-record ka na ngayon. Then change mo yung ano, punta ka sa PowerPoint mo. Para, punta ka sa slide number 4, 5, 6, no? Yan. So, yan. Yan. So, ang okay lang, ang kulang lang sa iyong alignment lang ng iyong screen sa PowerPoint. Yan. Play mo yan. Masha'Allah. Galing naman. Karunong na. Okay. Sige, gamay na lang na polish na lang sa iyo, ma'am. Oo, masha'Allah. Sige, sukran. Sukran. Oh, at least okay. May actual na ano. Oo. So, are we thank you so much. Sige po, ma'am. Welcome. Ma'am, are we expecting an output from them? Not now, sir. Okay, pero sige. Mag-unmute sila, sir. Pero not po. Now. Okay. Pakita mo sa akin soon, ma'am, ha? At least makita yes, sir. Ko na yes, sir. Yung ano nila. Sige po. Alright, so we're done with that part. Again, ha? If you are confused, you still have questions on how to do it, andyan si YouTube, no? You can actually search in YouTube. Napakaraming tutorial about OBS. Kasi as of the moment, because of new normal, ito ngayon yung pinaka-in-demand ng mga video lectures or tutorial on how to do the, on how to use the OBS. Okay, sa YouTube lang ha. I myself, I learned it from YouTube, no? So I hope na kayo din, no? You just explore. You just visit YouTube and then type mo OBS. Kunyari, yung question mo doon, video capture, window capture. Lalabas yung mga tutorials doon. Again, if you are confused, no? And if you have experienced trouble also with...